Rage on that beat, going crazy. Mapapanot na lahat sa atin. Si Kulaong hindi pa rin lumalaya at yon ang isang malaking pasabog na malalaman nyo araw-araw dito sa channel ko. Ate Annalisa, Honsmile January, Ohelea, hello po. Ay, alam nyo yung ex ko na Buena, pinapakatalino. Pangatlo yun sa pinakamatalino sa namin, nung gumraduate kami. Pero eto, yung Buena Pe na to, Bernadette Buena Pe na to, tingin ko eto yung ano eh, yung mga Buena Pe na latak. Yung walang utak. And then, meron pala utak, utak biya. Kaya lang, eh, may tapyas. Ayan, Nanay Marian, Victory, shoutout po. After namin yan ng Isabela, dyan kami pinadediretso sa kulungan. Binati kami at dyan binigay budget nila at yun bali ko. Uy, saklap naman nun. Bali lang ang binigay sa'yo, no? Yan. Ah, Nanay Pat, yan. Di pa tapos laban. Nag-umpisa pa lang. Huwag sila kampante. O, diba? Nanay Esper, yan. Shoutout po sa'yo. Congrats sa'yo, Nay. Friendly Girl, Jace Channel. Yan. Ate Lilibet Benconcel, shoutout po sa'yo. Kuya Cesar Laurente. Yan naman ang ano, yan naman ang masaklap na katotohanan. Ewan ko lang din Kuya Dakingsa, napakalaki ng kinita ng channel ni Kulaong sa'yo. Kahit ako, syempre alam ko yan, nandun pa ako noon, nakabantay ako, nakaantabay ako sa live na yan. Nakikita ko kung gaano magpalipad ang mga tao habang ikay nagpapatawa. Bakit hindi ka nila nagawang pasahurin ng tama nung time na yon. Tapos ngayon, eto pa, meron pa silang FFCI ngayon. Diba, yung mga tauhan, diba? Ayan, nandiyan, pinapasahod. Ano yun? Parang kailangan umamin ka kay Kulaong bago ka mapasahod ng ayos. Kailangan hindi mo kontrahin si Kulaong. Dapat maghintay ka ng sahod ng YouTube bago ka mapasahod. Kapag hindi ka napasahod ngayong buwan na to, huwag kang magreklamo, maghintay ka lang, pasasahurin ka. Parang ganun. Ano, puro ikaw ang iintindi, ikaw ang dapat ikaw lang ang mahaba ang pasensya na eh maghintay ka. Ako nga nakakulong dito eh. Maghintay ka nang kung pasahurin kita, pasahurin kita. Ganun ba 'yon? Ayun, naka-uniform pa si Kulaong nga. Oo, naka-uniform diyan sa pinasa sa akin ni Kuya, ano na 'yan. Yung litrato na 'yan na pinasa ni Kuya Duck King sa Sambayon. Teka. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Maya ako, Akyat Mac, may mga dumating lang bisita. Sige po. Ang kasunod niyan, mga OFW, ibenta nyo, bayat lupa nyo, yung pera ibigay nyo sa amin. Ang lupit naman nun. Ate Marilet Kulpa, yan, hello po. Yan, Nanay Benilda Galos Koike, Ate Ruina, at Ate Vicky Zamora. Thank you po sa inyo pong palipad at pag-join sa ating membership. Yan. Sa katapusan po, meron po akong parapol para sa ating mga members. Sa mga magpapa-members po, lahat po kayo ay may chance manalo ng 2,000 pesos at meron po tayong palaro na karera ng kabayo o ruleta, kung ano man. Yan, meron po akong ibibigay na 5 200 GCash. Yan. Nasayang talaga ang time nyo noon, Mac. Pagtanggol nyo ng todo, ang lintik na mangusin na yun. Oo, yeah. Totoo naman yun talagang, yun nga yung sinasabi nilang walang utang na loob. Ang totoong walang utang na loob dito, si Kulaong. Siya talagang walang utang na loob dyan. Kasi kami, ginawa namin yung best namin para sa kanya. Ang tanong, ano nakuha naming benefits dyan? Ano na pala namin? Di ba pag alis namin, pinagmumumura kami, pinagbantaan pa kaming ipapapatay.
Hello po, Kuya Nino Barsaga. Shoutout po sa'yo. Yan, ako, matindi ang isusot ni Kuya Nino. Nakaready na. Yung isusot ni Kuya Nino sa sona ni Pangulong Duterte. Kita nyo naman kung gaano kabigatin yung mga tropa pips natin na yan. Ayan, tuta ang trato nila sa gamay nila, sa galamay nila. Walang mga awa. Opo, nako. Kuya Mac Bautista, shoutout. Ang nakakainis pa dyan, Makmak, ginamit pa ang word na Pilipino para sa FFCI. Nako po, gabaan sana sila mga animal. Nako. Eh, yun yung inaabang ang pinakamalaking pasabog netong mga BTS. Kuya Mac, hanggat si Ed Francis hindi nag-YouTube live, hanggat hindi nag-Facebook live, at may mga tanong doon na live na nasasagot niya, hindi mo masasabing nakalabas hanggang di niya nagagawang mag-live. Yun nga po. Wala pong makakalayang FLM dahil ano na, ninyo, ma. Ang hello, sabi na ni Sek Bantos sa live niya, hindi daw pwedeng ipaalam na nakalabas na si Kulaong kasi magtatago daw tayo. Nye. Ha? Magtatago? Ba't magtatago? Ba't magtatago? Hey, ako pala, atakad lang ako dito sa Baguio. Kaya nga. Tangina, ewan ko sa mga yan, ang daming alam sa buhay. Ba't magtatago? San, anong, para saan at magtatago? Kami ba may supwi na galing sa NBI? Wala naman ah. Tapos Nay, ito pa, ang sabi niya, hindi daw pwedeng mag-live dahil magtatago tayo. Ang pagkakalam ko kay Francis, matakaw sa publicity. Matakaw pagdating sa video live. Ano yun? Nakulog siya, natigil na siya ng video live? Natigil na siya sa publicity? Ano yun? Katarantaduhan yan. Di ba lumabas yan? Yung mga ganyang kabobohang statement, edi hayam pala, katulad yan. Kung kami bobo, di ba, kunwari sinabi, hindi pwedeng paalam na nakalaya na si Kulaong dahil magtatago si Inay at si Makmak Pablo. E di ngayon, para magpasok sa isip namin, ano pala, magtatago na pala kami kasi hindi nila sinasabing nakalaya na si Kulaong. Ito pa na, kung talagang nakalabas na si FNM, dalawang klase yan. Una, nag-bail, ang human trafficking, walang bail yan. Pangalawa, kaya pinayagan lumabas yan dahil na-absolto ang kaso. Ngayon, maglalive yan. Bakit? Ipapamukha niya sa mga basher niya, hoy, yung mga inakasan niyo sa akin, binasura na. Simple, ganun lang. Ba't hindi niyo magawa? Dahil nga, walang bail ang kaso niya. At least, kaya nga, ayaw niya. Walang nakatunog ng media niyan. Hindi nakatunog ng mga reporter niya kung talaga nakalabas na yan. Yon. Hindi malilihim yan. Ang dami nag-aabang ng paglaya niyan eh. Hindi malilihim yan. Kaya lang yan. Baka nga patay na tayong lahat. Si Kulaong, bulok pa din sa kulungan. Ala, hindi makakalaya, mapakalabo. Baka nga mamaya, habang nagpapaantot sila yung nadilima, hindi pa rin nakalabas yan eh. Stream media na talagang kilala. Hindi ko mayroon sabihin. Ganyan yung mga kailangan ko magdamit. Kaya lang i-access ko para maintindihan ka ninyo. Pasa ko sa iyo. Alam mo saan ako magpapagawa. Dito na yan. Kasi yan ay, ang maganda, medyo may kamahalan siya. Ito na yung, utatanong yung ako magkano bayad dyan. Yan lang, 9.5. Kasi nga, yung gawa niya, 2 months, ginawa. Maliba sa 2 months, habing kamay. Habi. Hindi makina. Hindi makina siya. Hinabi siya. Hinabi. Pulido ang pagkakagawa. Pulido. Kasi bumili ka ng mga imported na parok, yung mga panginang sa kasal. Apo. Pagpasta sa Canada. Gawa pang Pilipinas. Mm-hmm. Medyo may pagka-ano lang siya yung price niya. Eh, sulit na yan. Okay na yan. Oo, sulit. Sulit siya. Sulit. Ayan, katulad niyan, Kuya Nino. Mga cultural group, mga igorot, hindi pa sa tinahi yun.
gawang kamay, suli, ano, habi ang pagkakagawa. Kaya ang mahal ng mga katulad niyan. Katulad niyan, Kuya Ninyo, ikaw ay aaten ng SONA, kilala ka na malapit sa Pangulo. Sa totoo lang si Kulaong, kung pagtatabihin kayo, magmumukhang kutong lupa si Kulaong. Hindi naman. Ako naman, hindi ko naman masasabing tikit ako sa Pangulo. Nagkataon lang ng mga taon niya, kakilala natin. Kasi pag sinabi mo kasing dikit ka sa Pangulo, masyadong mayabang ang datingan. Pero yun yung pinaka... Nagkaroon ng mga tao siya na kakilala natin. At tikit sa lahat, kaya nga nakipagkaibigan sa akin si Francis Leo Marcos eh. Dahil doon. Mm-hmm. Dahil doon. Nakabiray mo kuya, narinig ko sa balita, 350 person lang ang pwedeng pumasok sa kamera sa House of Representatives na yon sa oras ng SONA ni Pangulo. Oo. So, kasama din sa 350 na yon yung mga senator at congressman. August 7, ang away din pala is Gawad Pilipino para sa natatanging Pilipina ng taon. Ito yung kailangan namin na damit. Isasend ko sa iyo ninyo at basta ka. Ninay, sa Monday, usapan natin yan. Daladala ko lang naman ito sa Monday. Kasi dalawang suko. Sa umaga, nakaparoon ako. Umaga. Pagdating ng SONA, mismo ni Pangulong Duterte, ito na. Magpapalit na rin ako ng damit noon. Tungkol niya, SONA niya mismo. Magpapalit ako. At nandoon din yung mga vlogger ng Duterte Group. Kompleto na gatos to. Pati yung mga plastic na kakaibigan ko nandoon din sa SONA. Walang hiya ka na. Kaya malalayo nga ako kasi baka mamaya pag nagkasunog ang doon, masakit kayo makatalsik pag ang sunog na plastic. Masakit yun. Pag natalsikan, kahit kakapiranggot na plastic lang, matalsikan dyan, sakit. Oo. Oh. Kaya iwasan mo ang plastic na eh. Masakit yun pag natalsikan ka. Lapitin ako ng mga plastic, nak. Mabuti na lang, tinatanggal na sila ng Diyos sa buhay ko eh. Iwasan mo ang plastic, masakit yun pag nakatalsik. Pero ang nakasakit po. Eh kung si Kulaong ay nakalaya, bakit kailangan puntahan ni Dong Bacalan ng 3 to 4 times ang ginaalaw a week alibaba, doon sa week, kung saan man sa ano sa kung nasan man si Kulaong. Ilalagay mo na ang plaka ng sasakyan. Ate Lorraine Vlogs, thank you po sa iyong palibad. Yan, thank you po. Pag-actual na SONA, hindi ka pwede mapalit ang sasakyan. Sino po? Pasigyo na nakaregister sa Congress. Lowy Nukum. Number 2. Kasi nga, di naman niya nagagalaw. Sa SONA, magdala ka ng ID. Ang alam kasi nga po ni na Tol Tapuan, i-check din niya sa ID mo. Pagkakaalam ng ilang mga nakakausap ko, bawal ang physical na pagdalaw. Ang alaw lang ng dalawang security lang. Na dahil nga sa pandemya. Ewan ko kung paano nakasinasabi ni Batala na nadadalaw. Pero malinaw naman dun sa mensahe ni Tung Batala, nakakulong pa rin si Kulaong. Tapos sasabihin ni Yama na hindi pwede ipaalam na nakalaya na si Kulaong kasi nagtatago kami. Nakalista na yun during SONA. Hindi namin gawain magtago katulad ni Kulaong. Ano yun, magpapalit kami pangalan? Sinong kaigpit? Yun po ay napaka-sinungalingan. Tulad na. Ayun, walang kasong estapa. Napaka-serte nyo. Biro nyo. Walang kasong estapa. Bakit meron ang sinakay? Teka lang, Tung Batala. Bago sa mo mag-SS ako ngayon. Ulo ka, isok ka. Bago sa mo mag-SS ka lang ngayon. Para patunayan ang kasong estapa ni Norman Mangusi sa mga kasong trial court. Ultimo lang Congress na nakabaro. Siyempre maiilang ka. Diba kurban talaga ang suutan doon eh. Kaya nga nangyayari doon eh. Dapat ni Atty. Tua bayaran na lang yung konsensyan. At nangyayari sa akin ng Tua, Ms. K, ba't hindi mo itanong sa akin? Pero ang maganda sa SONA, parang piyesta. Bawat congressman, ba't hindi may kanya-kanya mandaan na pagkain. May conversation ako niyan. Pag ako naging pasokera ngayon gabi, lilipad yan. Hindi mo na pakainin mo kasi bawat congressman may pakain yan. Yan po. Magsasawa ka. Meron eh, pagkain. Ganun sila doon eh. Pag, kung, I don't care. So, state of the nation address. Ako, ayaw nilang hi, Kuya Espen. Hindi dumanda dahil
Meron Kuya Spencer Lacalle, shoutout po sa iyo at kay Solid Back na Pablo. Thank you po sa pag-join sa ating membership. At sigurado, ang hindi ko alam, umayaw ako bago ako umalis, umayaw ako doon. Ah. Sigurado, magkikita kami at magkikita kami. Yung congresswoman na minuramura ko. Hindi lang isa, dalawa. Alam niya yan. At yung pangalawa ang malaki. Magkakasalubong-salubong. Ito pa naman. Ang laga ang tamay ito sa yung sa 52 million na taga-America po. Yes. Yung pa isa 52 million na taga-America. Picture ako na ma-picture. At meron akong conversation dun sa taga-America kung paano yung ginago. Pero nakita ko, sa video call yun. Ko, ang katabi ko, si Aaron. So, ibig sabihin, sinungaling si Attorney Johnny. Kasi sa mismong, ano yun, press conference sinabi ni, ano, ni Attorney Johnny na may kaso. Nakita ko yung listahan eh. May stopa case. May stopa case. Alam naman ng mga lawyer nila, nakalaya. Hindi yata nila narinig kung ito ano sinabi ni Dong Batalan. Ito si Dong Batalan, lumalaki ang dyan kada nagsisinungaling, lumulogo yun. Ito sinabi ni Dong Batalan. Wala, hanggat hindi nakakalala. Hindi nakalabas yan. Ang ina, hindi nila.